So ayan guys, paikotin na natin. Ayan, paikotin na natin. Sobrang lakas. Grabe. Meron dito din nilang single tab washing machine mga idol. So ayan po yung tatak niya, Sharp ESW500 na single tab washing machine. So dinala ito kanina, naabutan ko dito kasi umalis ako kanina ng bahay, may binili ako dun sa palengke. So nakita ko to, at ang sabi ng kapitbahay namin ay may magpapaayos. So ngayon guys ay titingnan natin kung anong problema ng washing machine na ito. At dahil hindi pa natin alam, kailangan natin i-check sa pamamagitan ng analog tester. Pero bago natin simulan, ay kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Huwag mo rin kalimutan mag-like at mag-comment sa ibaba. So shout out po sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga viewers at mga bagong subscriber. Maraming maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel, ang Discarte Pinoy Vlog. So unang-una mga kadiskarte, kailangan mong pihitin ito. Yan, pihitin. Masyado siya malambot mga kadiskarte. Bakit kaya? So bago natin simulan yan mga kadiskarte, dito tayo magsisimula sa power cord. So ang tawag dito mga kadiskarte ay power cord. So yung mga kadiskarte, ang kailangan natin i-check yung power cord sa pamamagitan ng analog tester. So i-check natin sa pamamagitan ng analog tester. So ito yung analog tester natin mga kadiskarte. Sige, kaya medyo makalat ang aking pwesto. So kailangan mga kadiskarte nakasit sa X10. So X10 ang gagamitin natin ngayon. X10, X1, X10, X100, 1K, 10K. So ang gagamitin natin ay X10. Ito yung resistance reading na hindi na kailangan ng kuryente. Ito yung kailangan natin gamitin. So kailangan na ano, kailangan gawin diyan ay kailangan i-shorted muna natin itong mga kadiskarte. Shorted natin kung okay ba. Baka mamaya hindi gumagana itong test probe natin. So okay na naman yung test probe, ibig sabihin okay siya. Tapos lapit natin itong mga kadiskarte dahil medyo malayo. Tapos ayan, yung magkabilang test probe, ikabit dito sa power cord. So ikabit natin, tapos bihitin yung, so pihitin natin itong mga kadiskarte. Ayan, kailangan pihitin itong wash timer. So tingnan natin kung gumagalaw. Ayun. So ibig sabihin mga kadiskarte, meron siyang connection. Okay yung connection niya. So ano kayang problema nito? So ayan, okay naman siya. Ang gagawin natin ngayon para makita natin kung umiikot ba o umuugong ang motor. So ang gagawin natin mga kadiskarte ay isasaksak natin ang power cord. Sasaksak natin ito sa kuryente. Saksak natin at titingnan natin kung umiikot ba ang washing machine o yung mismong motor gumagana. Saksak natin. So ayan mga kadiskarte, nakasaksak na siya. Ang gagawin natin ay pipihitin natin itong wash timer. So pihitin natin. So kung nakikita nyo mga kadiskarte, umiikot siya. Walang problema, umiikot. Pero kung once na nagkaroon, nagpalit siya ng
direction, pupunta siya sa reverse or forward. Patay na yung ano, kuryente, nag-cut off na siya, umiikot pa rin yung LC or yung ang tawag dito. Ito. Yan, umiikot pa rin siya. Mga kadiskarte. Ibig sabihin may problema sa loob o doon mismo sa motor. Tingnan natin kung bakit siya bakit umiikot pa. Samantalang patay na yung naka-cut off na yung ano kuryente. Dapat hindi naikot siya. Pag ano, kailangan naka-steady na agad siya. Ito. Kung titingnan niyo mga kadiskarte, tingnan niyo maigi. Paikotin ko ulit. Tapos magpapalit siya ng direksyon. Ayan o, bilis pa ng ikot niya. Op, na-cut off na. Oh, tingnan mo makadiskarte. Dapat konting ikot lang, ano na, steady na agad siya. Di mo lang dyan, malalaman mo na kung anong problema. So, may problema yung ano belt. May problema yung belt mga diskarte. So, titingnan natin doon sa ilalim. So, ang gagawin natin mga diskarte, bubuksan natin yan para makita natin yung belt kung maluwag ba. Bubuksan natin yan. Ilalapit ko lang yung camera para makita niyo yung maigi mga kadiskarte. So ito yung belt, ito yung gearbox. So, ito yung gearbox mga kadiskarte, yung nakakabitan ng belt. Tapos ito naman yung motor. So makikita niya, tapos yung capacitor niya mga kadiskarte ay nandito sa gilid. So ayan, karaniwan mga ganyan mga kadiskarte, yung itim na yan, nakikita niyo yung itim na yan ay 10 microfarad. So 10 microfarad yan. Kung makikita natin mga kadiskarte sa gilid, wala pa naman na leak. So wala pa tayo nakikitang posibleng mag-leak to. Maliban doon sa pag-ikot ng ano ng motor, masyado pang mabilis kahit na-cut off na yung ano yung kuryente. So itong belt yun, makikita mo makadiskarte, ayan oh, maluwag na siya. Ayan oh, maluwag. Masyado na maluwag na itong ano, itong belt ng single tab washing machine. So wala na to. Wala na. Ayan o. Palitan na ito mga kadiskarte. Palitan na yun. Ito yung belt. Kaya lumuluwag mga kadiskarte dahil ito, napupudpud na siya. Yan o. Napupudpud na. Kaya lumuluwag yung belt. So, ang gagawin natin dito ay palitan. So, papalitan natin itong belt. Wala pa siyang tama. Wala pa siyang putol. Wala pa siyang biyak. Yun nga lang, pudpud na. Pudpud na yung belt. O, lumiliit na. Kaya maluwag na. Okay, malalim itong ano niya. Yung gearbox, yung kinalalagyan ng belt malalim. Kaya lumuluwag. So, ito nga pala mga kadiskarte ay pwedeng gawa ng paraan. So, pwedeng gawa natin ng paraan ito. Ang gagawin nyo lang mga kadiskarte ay babalik ta rin nyo. So,
So yan, ito pwede pa kasi ito magkadiskarte, pwede pa yan, babaliktarin nyo lang yan. Ayan, babaliktarin nyo lang, subukan natin. Ayan, babaliktarin lang natin yan. Halimbawa wala kayong pambili or di kaya ay malayo sa bibilihan ng ano, ng belt, o di kaya ay walang available na belt, so pwede nyo itong baliktarin. Babaliktarin nyo lang yan, gagana pa rin yan. So ilalagay natin, subukan natin mga kadiskarte, subukan natin itong baliktarin. So yan mga kadiskarte, babaliktarin ko siya. Ayan, baliktad. Halimbawa wala kayong ano, walang available na belt, walang available, or di kaya malayo, masyado malayo yung bibilihan ng belt, pwedeng baliktarin yan once na wala pang biyak-biyak, wala pa siyang hindi pa siya napuputol dito, kumbaga wala pa siyang biyak. So makikita nyo, wala siyang biyak mga kadiskarte, wala. So ilalagay muna natin para makita ninyo. So yung mga diskarte, kanina napansin nyo ba yung cut off na yung kuryente, mabilis pa rin yung ikot nya. So ngayon na nakabaliktad yung belt, tingnan nyo kung mabilis pa rin yung ikot. So ayan, maano na siya eh, matigas na o, kung maano na, maganit na ba. So ayan, subukan natin. Good. So nakita niyo mga kadiskarte, ano na siya, tigil agad siya pag na-cut off. Ibig sabihin, okay pa yung kinabit natin, okay pa yung binaliktad natin na belt. So ang gagawin naman ngayon natin ay lalagyan natin ng tubig na hindi pa nakabaliktad. So ngayon mga kadiskarte, ang gagawin natin, lalagyan natin ng tubig itong washing machine para makita ninyo kung ano ang kaibahan ng binaliktad at hindi pa binaliktad na belt. So ayan guys, may tubig na siya. So makita nyo, may tubig na ang washing machine. Ayan, may tubig na siya. So ngayon ang gagawin natin, papaikotin natin. Tapos pagmamasdan natin yung pulsator. So ito, titignan natin yung ilis, kung mabilis pa yung ikot niya. So ayan guys, nakasaksak na yung washing machine. Tingnan natin kung mabilis pa rin yung bilis yung ikot na hindi pa siya nakabaliktad. So switch on natin ang wash timer. Ayan yung ikot guys. Konti pa lang yung tubig guys, wala pang ano yan, wala pang kalahati. May nahirapan na siyang umikot.
So yan po yung ilalim. Kung nakikita nyo yung ano, yung gearbox, ang bagal umikot mga ka-discarte. Ayan, bagal umikot. So ang gagawin naman natin ngayon ay babalik na rin natin yung belt. So babalik na rin natin guys yung belt. Tanggalin muna natin to bago natin balik na rin yung belt. Ayan. Subukan naman natin. Ito. Balik na rin natin. So ayan guys, ilalagay natin na nakabaliktad yung belt. So ayan, nakabaliktad. Lagyan natin. So ayan guys, binaliktad ko na yung belt para makakita nyo. Lalapit ko lang yung camera. So ayan, baliktad na yung belt mga kaibigan. Ayan, baliktad. So paikotin natin. Kailangan din pantay yung lalagyan ng belt doon sa motor saka dito sa gearbox, pantay dapat. Ayan. So makikita nyo pantay naman. Ang gagawin natin, sasaksak muna natin tapos titingnan natin kung anong kaibahan nung biniliktad ang belt saka hindi biniliktad. So ayan guys, paikotin na natin. Ayan, paikotin na natin. Sobrang lakas. Grabe. So ayan guys, grabe, sobrang lakas ng ano, nung washing machine na to nung binaliktad natin yung belt. So makikita niya talagang parang grabe. So yung pinatay ko na mga kaibigan dahil sa sobrang lakas nung ano nung tubig tumataas eh. So ganyan ka ano ang kaibahan mga kadiskarte na binaliktad at saka hindi binaliktad yung belt. So kung ano, kung wala kayong pambili, sabihin natin walang pambili o di kaya malayo sa tindahan, pwede nyong baliktarin. So magagamit nyo mga ilang buwan pa yan. Kayang-kaya pang mga dalawang buwan yan, tatlo. O dalawa, sabi natin dalawang buwan bago nyo palitan. So, ayan. Ang gagawin natin ngayon mga kadiskarte ay papalitan na lang natin ng bago para mas matagal ang serbisyo. So, papalitan natin ng bagong belt. So, pinakita ko lang sa inyo kung anong kaibahan ng biniliktad sa kahit biniliktad yung belt. So ibig sabihin mga kadiskarte ay pwede pang pakinabangan yung belt na luma. So babalik tarin nyo lang, hanap lang ako ng bagong belt na pwede dyan na panlakay talaga. So may stock ako dito mga kadiskarte, try natin to kung pwede. So bago to hindi ito nagamit nung ayan, wala pa siyang gasgas. Hindi pa nagamit to. Ayan o. Mukhang maiksika. Mukhang maliit ata itong ano. Itong bit. So try natin mga kadiskarte kung pwede to. Bago to eh. Thank you.
kaigin nga. So ayan yung bagong ano, bagong belt mga kadiskarte, yung pinalit ko. Okay siya. Kasi ito makikita niyo mga kadiskarte, malapad siya kumpara dito sa ano, sa isang belt na pinalit natin. Pero okay naman siya, ano. Kailangan mga kadiskarte, hindi siya masikip. Hindi masikip pag hinila mo siya. Hindi masikip kasi pag masyado masikip 'yan, uugong 'yan. Uugong, masisira yung motor. So, ang gagawin natin, titestingin natin na panda rin. Saksak natin ulit. Ito yung ano, bagong belt. Try natin. Walang pinagkaiba doon sa pinalit natin. Pero itong bago kasi matagal to magagamit. Kung ikukumpara natin doon sa lumang belt na ginawa na lang natin ang paraan. So ayan, okay na siya. So hanggang dito na lang ang aking video mga kadiskarte, at sana po ay nagkaroon po kayo ng konting kaalaman, konting idea tungkol dito sa pag-repair ng washing machine, single tub washing machine. So marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So Diskarte Pinoy Vlog. So mga ka-diskarte, konting ano lang, konting pabor, pwedeng paki-bisita naman ang aking ano, pangalawang channel, ang Buhay Kalye Official Vlog. So yan ang aking channel, nasa comment section o doon sa mismong makita niyo sa baba ang Buhay Kalye. Nandiyan yung link ko, link. Paki-pindot na lang, paki-bisita na lang sa aking paki-bisita na lang ang Buhay Kalye Official Vlog. Maraming po salamat, at walang sawang pagsubaybay. Maraming po salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Happy Sunday po. Happy Saturday pala. Hindi pa Sunday, Saturday. So Saturday lang ngayon. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.